Pipe Network presents. Isinilang sa probinsya ng Pangasinan noong 16 ng Disyembre taong 1730 si Diego Baltazar, mas kilala sa pangalang Diego Silang, anak ni Miguel Silang at Nicolasa de los Santos, na siyang namuno sa rebolusyon ng mga Ilocano laban sa mga Espanyol. Sa kanyang kabataan, siya ay nagsilbi sa kura ng Bigan na siyang nagpadala sa kanya sa Maynila sa pamamagitan ng isang sampan. Napadpad at lumubog ang sampan na ito sa baybayin ng Bolinao kung saan tahas ang pinagpapatay ng mga naninirahan sa isla ang mga nakaligtas sa pagkalunod maliban kay Diego. Dito ginawa siyang alipin ng mga taga-isla. Isang Agustinong taga-Bolinao ang nakaalam ng pangyayari at siyang gumawa ng paraan upang makalaya ang binatang Baltazar. Sa kanyang paglaya, siya'y bumalik ng Pangasinan sa kanyang mga magulang ngunit muling lumisan patungong Bigan kung saan siya'y nag-aral na sumulat at bumasa. Kanyang ipinagpatuloy ang serbisyo sa kura bilang isang mensaherong tagahatid ng mga sulat sa Maynila. Sa serbisyong ito, nakilala niya ang asawang si Maria Josefa Gabriela, mas kilala bilang Gabriela Silang, at nakabuo ng koneksyon sa iba't ibang klase ng taong kanyang nakasalamuha sa paglipas ng panahon. Sa kasagsagan ng 7 taong gera sa gitna ng Espanya at mga Briton, nakipag-alyansa ang mga Espanyol sa mga Pranses. Noong taong 1760, dumaong ang sandatahang pandagat ng mga Ingles sa Maynila. Ito ay nagpasiklab ng mga pag-aalsa sa Ilocos Norte at Cagayan. Hinangad ni Diego Silang na mapalitan ng mga lokal ng Ilocos Norte ang pamumuno ng mga Espanyol laban sa mga Ingles. Sa isang hakbang upang hindi maisakatuparan ang mga kahilingan ng mga lokal, inilipat ng mga Espanyol ang kanilang kapangyarihan sa Katolikong Obispo ng Bigan na siya rin namang tumanggi sa mga kahilingan ni Silang. Nagdulot ito ng paghihimagsik ng kampo ni Silang at humantong sa kanilang pag-atake sa syudad at pagkulong sa mga pari nito. Sinimulan ni Diego Silang ang pakikipag-ugnayan sa mga Ingles na sila namang nagtalaga sa kanya bilang gobernador ng Ilocos Norte, kasama pa ang isang pangako na magpapadala ng tulong militar mula sa mga Ingles. Hindi natupad ang pangakong tulong ng mga Ingles at sa utos ng mga pari, binaril sa likod si Diego Silang ng kanyang mga kaibigan na nagngangalang Miguel Vicos at Pedro Bebek. Matapos ang kanyang pagkamatay, ipinagpatuloy ng kanyang asawang si Gabriela Silang ang kanyang laban. Namatay si Diego Silang noong 28 ng Mayo taong 1763.